Tapos bigla po nagkaganyan. Kung gusto niyo po nang kumalma tayong lahat, lalabas po kami. Uy, sandali lang! Ano? Suntukin mo. Ha? Suntukin mo. Yan lang. Lakasan mo. Alice! Isa pa. Yan. Para malabas mo. Eh, kahit hindi mo naman sabihin, ramdam ko yung galit mo eh. Yan yung din ginagawa ko pag nainis ako. Masang importante, malabas mo yan. Masama pag naiipon. Be honest nga. Ganun ba ako kasama para pagbintangan? Kasi parati na lang eh, pag may mga ganito, ako yung sinisisi. Alam ko naman na meron akong mga ibang ginawa na hindi maganda, pero hindi naman sa extent na ganun. Eh, hindi ka naman talaga masamang tao. Sadyang pagbuntungan ka lang ng nanay ni Cassie. Siyempre, tayo yung nandun. Nung nangyari yun, di ba? Kung masama kang tao, paano pa kayo yung Tio Badunggo? Leader ng mga demonyo. Eh, di ba nga, tinulungan mo pa ako makalaya doon? Ganun ba yung isang masamang tao? Sabi ko, be honest. Don't patronize me. Patronize ko dyan. Mukha English yan, hindi ko naiintindihan. Basta nga alam ko, hindi ka masamang tao. Totoo yun. Di ba, pinagtanggol pa kita? Gagawin ko ba yun kung alam ko masama kang tao? At alam ko, nagsabi ka ng totoo na nagpunta ka sa ospital para bisitahin si Cassie, di ba? Why are you here? Hindi ko alam na ilipat na pala dito ang crime scene. Naghahanap lang sila ng iba pang impormasyon tungkol sa nangyari kay Cassie. Lalo na ngayon ang lumalabas na hindi lang aksidente ang nangyari. Mrs. Bartolome, kung maaari lang ho, magtatanong lang kami kung may alam ba kayo sa nangyari sa kapatid niyo na si Cassandra Mondragon. Nandito ako noon nung mangyari yon. Nung mabangga ang sasakyan ni na Cassie. Wala akong alam sa nangyari. Na hindi ko nga alam na umalis sila dito sa bahay ng basta-basta. Kausap na ho namin ang asawa niyo. At kung may iba pa kayong posibleng pinagmulan sa nangyaring pagbangga sa kapatid niyo, ipagbigay alam niyo lang ho sa amin. Bukas ang aming tanggapan. Mauna na ho kami. Kuya, paisa lang ha. Alam mo, si Raulo ka rin eh. Inamin-amin mo pa kasi kay Daniela yung ginawa natin kay Cassie. Ayan tuloy, kakaganyan ka. Eh, wala akong mandahilan. Ang galing kasing magsalita ng babaeng yun. Nadala ako eh. Sa susunod, huwag mo ako sasabihan na si Raulo, baka sirahin ko yung mukha mo dyan pag ganitong mainit ang ulo. Lahat kasi ng tao, kuya, kaya mong paikutin eh. Kaya mo rin pagsaniwalingan eh. Pero iba yung tama mo dyan kay Daniela eh. Kung salita pala, nangangatog gani. Hoy, hindi ako natatakot sa kanya. Naiinis lang ako dahil nababad trip siya, dahil pumalpak yung binayaran natin. Napahiya ako eh, sa harapan niya pa mismo. Ako na nga lang yung taong inaasahan niya makakatulong sa kanya eh. Ganito pa nangyari. Eh ako, hindi lang talaga ako sanay, kuya, nagkakaganyan ka sa isang babae. Kung alam niya lang. Ay, amo na nga, huwag ka na magmukmuk dyan. Parte ka na ngayon ng investigating team kay Cassie. Tumutulong lang ako para mahanap ang katotohanan. Mukhang di mo mahanap dito. Kasi ang hirap magtiwala sa sinasabi mo. I know that you have doubts, Carlos. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon,
I am telling the truth. At dapat mo kong paniwalaan dahil asawa mo ko. Sa pagkakataong to, hindi sapat na asawa lang kita, Daniela. Oras na malaman ko na may tinatago ka pa sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na iwanan ka. Buti nga meron tayong gantong pwesto eh. Mas malaki pa to dun kesa sa dating na raid sa atin. Meron ka ng pwesto sa kadramahan mo. Sa atin naman lahat ng tao dyan, no? Pero lahat sila masaya. Kaya dapat ikaw masaya ka na rin. Kuya, may nakaupo ba dito? Ba't wala na rito yung kotse ni Jessa? Oo, oh, Mangkolas. Napaayos na niya. Tapos kinuha na. Bakit hindi ko nakikita ang ginagamit niya? Eh, ang usapan niya ho ng ibang gumagawa ng sasakyan, binenta na. Ha? Mura nga lang daw ho na benta kasi may ilang sira na. Dumaan ba dito si Jessa? Wala ho. Makapansin naman namin siguro yun kung dudaan siya. Doc, kamusta po anak ko? Nakita sa ultrasound na may internal bleeding dahil sa laceration kung saan siya inoperahan. Hindi magagawa ang operasyon para matanggal yon unless may nakaready na dugo para sa kanya. May natitira pang reserve ang ospital, but she needs more. Ibig yung sabihin, hindi pa siguradong makakaligtas si Cassie? Unfortunately, yes. Dahil kapag hindi naagapan ang internal bleeding niya, it can lead to cardiac arrest. Kailangan nyo na siyang mahanapan ng blood donor as soon as possible. Manang, anong ginawa ni Judy? Tinatanong lang siya tungkol sa pagpunta ni Alvin noon. Pinakita ko na rin sa kanya yung litrato ng daddy mo na tinitingnan ni Alvin noon. What about the picture? Mukha kasing interesado si Alvin dun sa cufflinks na suot ng daddy mo sa picture. Oras na malaman ko na may tinatago ka pa sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na iwanan ka. Problema ba? Bakit gusto mo akong makausap? I just want to know what's going on. I learned from Manang Esther na nagtatanong ka raw tungkol sa cufflinks ni Dad. May iniimbestigahan ako tungkol sa magkapatid ng mga ubat. Alam ko, nakilala mo sila. Empleyado sila ng Camila. Bakit? Anong kaso nila? May dahilan ba? Bakit gusto mong malaman? So delikado ang magkapatid na yun. If I were you, bitawan mo ng kaso. Bako, ano pong gawin nila sa'yo? Hindi ako natatakot sa kanila, ate. Isa pa, kukulin ko to bilang pulis. Medyo nag-aalala ko para sa'yo. Isipin mo naman ang sarili mo. Pasensya na, ate. Umuwi ka na. Gabi na rin naman eh. Babalik na ako sa presinto. Papautang pa yan. Di ba, makakautang naman kayo dyan? Boss, utang naman dyan eh. Magkano? 200 kyaw. Ang laki naman nun. Bakit? Kailan ba ako hindi nagbayad? Sige na nga. Oh, bigyan mo ng 200. Thank you. Sige. Hindi mo ako matiis, ano? Huwag mong isipin nagkahabol ako sa'yo. Huwag mong palakihin ang ulo mo. Eh, bakit ka tumawag? Magsosorry ka na ba? Never. Gusto ko lang masiguro na papapatigil mo si Jude sa pag-iimbestiga niya. That's it. Daniela,
Alam mo naman kung paano kami magtrabaho. Are you nuts? Don't you ever do something illegal kagaya ng ginawa mo kay Cassie. Or else, magkalimutan na tayo. Narinig lang boses, lagitik na eh. Kung umasta, akala mo high school. Hoy, huwag kang nakikinig sa pakikipag-usap ko kay Daniela. Chesa! Bawi na ako nito. Dito ka na pala. Oh. Ulas! Ano ba ang dito? Ka na, susundo ka. Anong sinusundo? Teka lang! Nakikita mo bang nagsusugal pa ako? Lolo tayo! Lolo! Ano sabi mo? Chesa naman kasi. Bakit sinama mo pa rito yung lolo mo? Wala kang respeto ah! Respeto? Gusto mo magmaano pa ako sa'yo? Eh, gusto ko lang naman kaibiganin itong... Nakakalalaki ka! Halika, sa labas! Para malaman natin kung hanggang saan yung yabang mo. Halika! Kung respeto, hindi ako pumapatol sa matandang agaya mo. Si Miss ang gusto kong makilala, makausap. Siya ang gusto kong patulan, hindi ikaw. Eh, girlfriend ko yan. Pakakasalan ko na nga eh. Tapos... Pulang! Teka na! Ano na yan? Gamit mo! Tama na! Tuloy ang laro! Alam mo ha? Tatandaan ko yung mukha mo! Sige na! Tuloy ang laro! Tuloy! Oh! Sige na! Sige na! Sige na! Anak, huwag mo na kaming pag-isipan. Dapat ang sarili mo. Kailangan ng paghandaan ang gagawin na operasyon sa'yo. Mapamangkin. Strong ka lang dapat. Tatagdag lang po ako sa halalahan ninyo. Okay naman na po yung pakiramdam ko eh. Anak, sumunod na lang tayo kung anong sinasabi ng doktor. Siya ang mas nakakaalam kung anong mas nakakabuti para sa'yo. Tama ang mama mo, Cassie. Maghintay na lang muna tayo ng advice ni Doc kung ano yung next step natin, ha? Tsaka, dito naman kami para alagaan ka. Ngayon, kung kailangan nila ng donor, andito pa rin kami. Hindi ka namin iiwan sa laban na ito, Cassie. Tama si Manang Esther, anak. Magkakasama tayong pamilya dito. Para lang sa akin, handa akong ibigay lahat ng makakaya ko. Hindi mo lang maranasan lahat ng sakit, anak. Thank you po, Mama. Ninang. Tito. Nana. Sa lahat po na nagbibigay sa akin. Thank you po. Tatatagan ko po yung loob ko para sa operation ko. Para po hindi na tayo magtigil dito. Para din po hindi na kayo mag-alala. Anak, maliit na sakripisyo at sakit ang pinagdadaanan namin kumpara sa nararamdaman mo. Kaya hayaan mo kaming gumawa ng bagay sa makakaya namin para sa'yo. Okay. Isang family hug, hindi lang group hug para sa ating lahat. It's all past good energy para sa successful operation ni Cassie. Tingnan mo. Kung hindi ako pumunta, diba, baka kung ano na lang ginawa ng lalaking yun sa'yo. Jessa, bakit kasi pumunta ka doon na wala ako? Eh, ayaw mo kasi pumunta doon eh. Di ako na lang yung pumunta. Kaya ko naman eh. Anong kaya? Nakita mo ba kung paano ka tinitingnan ng lalaki yun? Para ka nang inuhubaran? Eh, kasi ayaw mo kong pagbigyan sa gusto ko. Eh, di ako na lang yung humanap ng paraan. Kotse lang naman yung gusto ko eh. Bakit mo kasi binenta yung kotse? Eh, yun naman palang gusto mo eh, kotse. Binenta? Anong binenta? Eh, saan naman ang galing yan? Sa mga tauhan dito. Tsaka sabi nila ayos na daw yun. Hindi ko binenta yun. Inasanla ko lang. Gusto
ko nga sana kunin yun ni. Eh. Pinag-ipunan ko rin yun para mabili. Pero kung makakakuha ako ng bago at hindi ko na makukuha yun, okay na rin yun. Madami-dami na rin kaming pinagsamahan ng sasakyan na yun. Pero wala na yun. Baka hindi ko na rin mahanap yung pinagsanlaan ko nun eh. Kaya nga, gusto ko sana ng bago. Mabibigyan mo ba ako nun? Sige, sige, sige. Gagawan ko ng paraan. Yan, ingiti ka lang. Alam. Bigay mo sa akin yun. Ayaw mo yan? Carga? Is there something wrong? Mas mabagising mo? I just had a bad day yesterday. Pero okay na po ako ngayon. Hindi ka okay. Meron ka bang gustong bilhin or something? Wala po. Are you sure? Kasi inisip ko if you won't go shopping with me, gusto ko sanang dalawin si Cassie. What? Mommy, no. Huwag na kayo pumunta doon. Pumunta ako doon kahapon na nagalit na si Tito Romina sa akin. Why? Tell me what happened. Pumasok kasi ako sa room ni Cassie. Gusto ko lang na matingnan kung ano na ilagay niya. Tapos bigla na lang siya nahirapan huminga. But I didn't do anything. Tapos bigla na lang pumasok si Tita Romina. Akala naman niya meron akong ginawang masama kay Cassie. Naghahanap lang sila na mapagbubuntungan nila ng galit. Pati ikaw na dadamay. I'll handle this. Wala akong kasalanan. Dok, nandito kami para mag-donate ng dugo kay Cassie. Pwede naman kahit hindi magka-blood type, di ba? Papalitan niya lang yun. Depende yun sa availability ng blood type sa blood bank ng ospital. Dok, gano'n po ba karaming dugo kailangan ni Cassie? More or less, 3 bags. Kahit sino sa inyo, pwede mag-donate. Dad! Can I donate too? Well, kung may permiso ng magulang, at siguradong healthy ang magdo-donate, at walang transmittable na disease, pwede. Siguraduhin mo lang na may kumpleto kang tulog at pahinga. Dok, umpisahan na natin para kay Cassie. Romina! Ano? Hindi pa ba sapat, ha? Ano? Ako pinabibintangan pati si Marga, tinadamay mo pa? Paano mo kayo makailam dito? Hindi kayong pinunta ko, si Romina. Nagsabihan ko lang anak mo lumabas. Huwag mo nang palakihin pa to, Daniela. There is a huge difference between pinagsabihan at pinagbintangan at pinagbintangan mo si Marga. Ano? Romina, ha? Sa tingin mo, kaya niya saktan si Cassie? Daniela, tama na. Tumigil ka na. Maswerte ka pa nga nakakausap mo anak mo habang ang anak ko lumalaban para sa buhay niya. Kesa iba mo ibuntong yung galit mo at huwag sa akin din. Wala akong panahon sa'yo. Nakikiusap ako. Sana huminahon ka na. Malaking kalbaryo yung pinagdadaanan ni Romina ngayon. Delikado lagay ni Cassie. Kailangan siyang operahan ulit. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Timbangin mo muna ang mga sasabihin mo kay Romina. Alam kong nahidwaan kayo, pero hindi ito ang tamang panahon. Kahit ngayon lang, anak. Thank you.
ang bata ang tinamaan ng plano ko! Good take! 10 minutes break muna tayo. Retouch tayo after. 10 minutes, guys. Go. Oh, mukhang ayos naman pala eh. Sigurado ako maganda yung mga shots sa'yo ni Kuya. Pero mas maganda ko pa rin pala talaga sa personal. Stop it, Mikoy. Bakit ka ba nandito? Eh, nahawa na ata ako sa'yo eh. Gusto ko lang naman kamustahin ka matapos yung nangyari. Galit ka pa rin ba o nagtatanggol? I'm fine. Tsaka meron nga akong distraction ngayon at nasabihan ko naman na si Mami tungkol sa nangyari. Wala na yun sa isip ko. Mabuti. Paano mo ba nalaman na nandito ako? Hindi ka naman mahirap hanapin eh. Isang tingin ko lang sa face ground mo. Alam ko kung nasaan ka. Ew, stalker. At proud ka pa niyan. Stalker ka dyan. Eh, fan mo nga ako eh. Kung pwede nga lang, tawagin mo akong Baby Dragon. Not funny, Mikoy. Epe, wala namang kinalaman si Bartolome dun sa kasong idinidikit sa akin. Bakit niya kami iniimbestigahan? Parang mainit sa akin yung bata ninyo eh. Sir, sana mapakinggan niya yung reklamo ko. Kasi kung hindi niyo ako pakikinggan, sa Napolcom na po ako magre-reklamo. Iimbestigahan muna namin ang reklamo niyo kay Bartolome, Mr. Mangubat. May prosesong dapat pagdaanan niya. Kapag nakita namin na hindi siya sumusunod sa protocol, ako mismo ang maniniguro na mananagot siya at pagbabayaran niyo. Salamat po, Epe. Eh, sige, babalitaan na lang kita ano maging resulta ng investigasyon, Mr. Mangubat. Salamat po. Sige. Sige, sige. Okay, thank you. Oh my God! Ang dami mong naiwang trabaho sa opisina, Danny girl. Danny girl. Yes. Nakikinig ka ba sa akin? Ang sabi ko, ang dami mong papeles na kailangan pirmahan sa opisina. And here you are, drinking. Hayaan mo lang sila maghintay ng pirma ko doon. What's wrong with you? Si Cassie. What? What about her? Dinalaw ko siya sa van. She needs blood for her operation. Oh, eh bakit apektado ka? Hindi ka naman doktor para operahan siya. Gusto ko mag-donate para sa kanya. Are you crazy? Gusto mo bang matrace na magkapatid kayo? Problema na yun ni Romina, Danny girl. And for sure, makakahanap sila. You don't need to feel guilty. Hindi mo kasalanan. Hindi ba nagkausap na tayo? Pinagsabihan na kita na huwag makisaw-saw, pero tinuloy mo pa rin. Sir, hindi kami pagpapatuloy yung kaso na yung walang-walang patutunguhan. At malakas ang utob ko na papunta na yung investigasyon ko dun sa magkapatid na yun, kaya ginawa nila sa akin to. Kahit ano pa yung rason mo na yan, hindi ko matatanggap yan. Hindi mo kaso yan. Hayaan mo sa mga nakatalagang polis ang mag-asikaso niyan. Gusto mo makatulong, sir. Mapapahamak tayong lahat, Bartolome. Illegal na nga ang pag-question mo sa mga suspect mo. Hindi mo pa kaso yan. Tigilan mo. Pero, sir. Bartolome, kilala ko ang tatay mo. Nagkasama kami sa serbisyo. Mahusay na pulis ang tatay mo. Kung siyang nasa kalagayan mo ngayon, hindi niya ito gagawin. Huwag mong hintayin isuspindi kita. Isipin mo na lang kung ano yung isipin ng tatay mo kapag nangyari yan. You finally did something right. Finally, some good news. Sino yung Daniela?
yung ginagawang tama. It's Savannah. May mga inaayos kasi siyang mga papeles sa kumpanya. You know, she's finally getting the hang of it. Ang dami mo nang tinatago sa akin at nagsisinungaling ka pa. Ito ba sinasabi mo wala kayo, Gnay ni Hector?